Tila nakagawian na po ang ating mga Pilipino na tawanan ang mga problema. Kaya hindi po nakapagtataka na kabilang ang Pilipinas sa top 10 happiest countries. Base po yan sa isang survey. E ano nga ba ang dahilan sa likod ng positibo nating pananaw? Alamin sa balita natin ni Tina Panganiban Perez. Magpapasko na pero problemado pa rin sa panggasto si Josephine Arsino. Wala raw kasing Christmas bonus ang kanya mister. Sa kabila nito, nakahangiti pa rin siya. Kahit walang pera, kahit walang bonus, sa asawa, okay lang. Saya pa rin. Ang nakapagpapasaya raw sa kanya? Pamilya, oo. Mga anak, kahit walang bonus, basta sama-sama, okay. Masaya. Yun, no? Tila bale wala rin ang mga problema sa ilan pa nating mga kababayan. Kasi ang mga Pinoy kasi, sa gitna ng problema, kalamidad man, nakukuha pa rin umiti. Kahit nasa ano na tayo, yung kahirapan. Hindi pa rin naalis yung ngiti. Kasi mababaw lang tayo mga Pinoy eh. Tawanan mo lang yung problema, kaya masaya. Hindi nakapagtatakang nasa top 10 ang Pilipinas sa pinakahuling survey ng Gallup Incorporated tungkol sa mga positibong emosyon. Nangunguna sa pinakamasasayang bansa ang Panama at Paraguay. Tied naman sa ika-apat na pwesto ang Pilipinas at Guatemala. Ang Singapore naman ang pinakamalungkot na bansa base sa survey. Ginawa ang survey noong nakaraang taon sa 1,000 respondents sa 148 na bansa. Kasama sa mga tanong ay kung madalas nang umiti o tumawa ang respondent at kung nakaramdam siya ng enjoyment. Ayon sa isang Philippine Studies professor sa University of the Philippines, hindi na raw nakapagtatakang kasama ang mga Pilipino sa world's happiest people o pinakamasasayang mga tao sa mundo. Likas daw kasi talagang masayahin ang mga Pinoy. Ang nakapagtataka raw ay kung hindi tayo makasama sa listahan. Katunayan, maraming araw tayong salita para ipakitang masaya tayo. Merong natutuwa na iba sa natatawa. Merong masaya na iba rin daw sa maligaya. Ang pinagbabasehan daw ng ating pagiging masayahin, ang relihiyon, pamilya at kalusugan. Na ang isang taong religious, isang taong mataas, malalim at punong-puno ng espiritualidad dahil sa kanyang paniniwala sa kung ano man ang kanyang pinaniniwalaan ay nagki-create o lumilikha ng tinatawag na pag-asa. At ang konsepto nating mga Pilipino kapag merong pag-asa, may dahilan para magsaya. May dahilan para lumigaya. May dahilan para mag-isip na lilipas din kung ano man ang suliranin natin. At anumang suliranin ang ating harapin, lagi raw tayong may masasandalang pamilya, kaibigan at kung ano-anong support group. Kaya nagkakaroon ng saya at nagiging masayahin tayo dahil alam natin na kahit may problema tayo, meron tayong pamilya. Ibig sabihin nito, tayo ay communitarianist, nakakomunidad tayo, nakapamilya tayo. Mayroon tayong tinatawag na laging kasama, laging kaisa, laging kapanalig, laging karamay, laging kadikit. Isa pa raw na nagpapasaya sa atin ay ang magandang kalusugan. Basta't wala raw tayong iniindang sakit at nakakaramdam tayo ng ginhawa sa pangangatawan, ay masaya na raw tayo. Di rin daw ganoon kahalaga ang material na bagay sa mga Pinoy. Binanggit nga ni Peregrino ang mga napapanood niyang coverage ng GMA News sa mga nasunugan, binaha, binagyo at tinamaan ng kung ano-anong delubyo na nagagawa pa raw ng umiti at kumaway sa kamera. Hindi maiaalis na ang mga bagay at material na bagay, physical na bagay ay nakakapagbigay ng saya. Ngunit mataas na dyan ang pananaw ng Pinoy. Maraming walang material na bagay sa mga Pilipino, pero kakikitaan mo ng saya. Kaya anuman ang harapin pagsubok o problema, huwag sumuko. Ika nga nila, don't worry, be happy. Tina Panganiban Perez, GMA News.